Good morning, mga bee! Ayan, Sunday morning! Sinalubong ako ni Olaf. Good morning din daw. Ayan, excited siyang lumabas. Ayan, for today's mini vlog, a day in my life ng Sunday. So, ayan, kagigising ko lang yan. Madilim pa sa labas. Pero 7 o'clock na ata yan. So, syempre dumiretso muna ako sa CR kasi nawiwiwi na ako niyan eh. O, diba? Ayan, lazy Sunday morning. Wala lang, syempre dumiretso na naman ako agad sa kusina. At chinek ko kung sino ang bising nagluluto, si ate. Ayan, nagre-ready na siya ng breakfast namin na sardinas. Sardinas na may talbos ng kamote. Ah, diba? Ang breakfast talaga namin, ano, kanin. Kayo guys, ano bang breakfast nyo tuwing umaga? Comment down below naman kung anong kinakain nyo tuwing umaga. Yan. Naglagay ng paminta si ate. And then, yan. Ako lang kasi ang maingay sa bahay. So, Sunday morning, nagbukas ako ng YouTube. Ano yan? Christmas song. O, diba? Pinaano ko, nilakasan ko ng konti para magising silang lahat. Ayun, natuwa naman si ate. And then, nagtimpla na rin ako ng coffee para sa aming tatlo ni Papa at saka ni Mama. Yan pala yung coffee maker ni Papa. Then, yan yung coffee niya. Kaping barako yan, in-order lang niya. Dun sa, ano, hindi online. In-order niya yan dun sa naglalako dito sa subdivision namin. Yan. So, 1 1/2 scoop lang kasi matapang yan eh. Although, yung nagawa ko naman is hindi naman maano, mapait. Para pagbaba nila Papa, ready na rin yung coffee, diba? Para pagkatapos ng break ay ng pagluluto ng breakfast, ready na yung coffee. So, yung paglagay ko ng water dyan is kung gano'ng kadami rin yung tasa. So, yung malaki kay Papa, yung Starbucks na baso kay Mama, yung violet sa akin. So, ayan. Antayin na lang natin yan. And then, naluto na nga yung sardinas. Ayan, ni-flex ko na. Konti lang naman yan, isang lata lang. Tapos, boiled egg. Para iwas mantika muna. And then, ayan na nga si Mama. Nakita ko na nga naghahalungkat dito sa may ref. Nilabas niya na yung labanos kasi magsisinigang na baboy daw siya. Tapos, inutusan niya ako. Sabi niya, Joy, kunin mo nga yung ano, yung liempo. Yan. Sabi ko, Ma, yung liempo ba? O, diba, nag-narration pa ako. Ayan, kasi hindi ko alam yung itsura eh. Ayan, o, kasi hindi makita yung plastic. So, tinanong ko pa siya kung eto ba, Ma? O, diba? So, assist-assist lang tayo dito. Assistant lang tayo dito. Utusan, ganun. Charot lang. Ayun, nagtapos, nagluto na nga si Mama ng ano. Ito nga, nire-ready niya yung pusit, dried pusit. Kami, ang ginagawa namin sa dried pusit, kinakat namin yan sa maliliit para madaling kainin. Tapos inutusan niya din ako, sabi niya, Joy, kunin mo nga yung papaya dun sa loob, babalatan ko. O, diba? E di kinuha ko na. Ayan. Binigay ko na kay Mama. Ayan. Tapos, akala niya bulok na pero hindi pa. Sa labas lang siya. Ayan, nilabas ko na rin yung sobrang papaya sa ref. Diyan na lang niya ilalagay yung mga na-slice niya. Then, multitasking si Mama, diba? Kaya, ina-assist ko. Ayan, nag-fry na siya ng pusit. Ang pagluto pala ni Mama ng pusit, or nakasanayan naming kainin, is yung malutong na pusit. Hindi yung chewy. Crunchy yan, crunchy. Yan. Kasi diba yung iba ang gusto chewy na ano na pusit. Sa amin naman, crunchy. Yung malutong. Ayan na, inahon na nga. Inahon niya na sa, ano, sa mantika. And then, dinagdagan niya lang yan ng konting danggit. Para, ano, para may variation. O, diba? May variation. Ayan na nga. And then, ayan, nagluto na si Mama.
Ayan na nga. Tapos, ayan na, ready na. Ready na yung food namin for breakfast. So, usually, nagbe-breakfast kaming apat. Sabay-sabay kaming kumakain. Si ate, ako, si mama, si papa. Yung kuya ko, tulog pa, at saka yung isa ko pang bunsong kapatid. So, ayan, okay na pala yung coffee. So, sinalin ko na and inano ko na, binigay ko na yung coffee kay papa. At saka nilagay ko na rin sa mesa yung ibang coffee. Oh, black coffee lang kami. Tapos si mama naman, ang nilalagay niya sa coffee niya is coconut sugar. Ayun. Masarap nga yung black coffee lang eh, no? Wala lang. Alam ko yung iba ayaw talaga ng black coffee. Gusto niyan may gatas, may creamer, sobrang tamis, di ba? Tapos finlex ko lang yung ano namin, yung hapag. Ayan. Daming food. Kasi marami rin naman kaming kakain. Ayan. Apat kami plus si kuya. Lima. Ayan. So, kain po tayo. Breakfast po tayo. Ayan. Ang sarap ng danggit at saka ng pusit. Tapos, kain tayo ng gulay. Ayan. Ayan. Sabawan natin yung kanin natin. Then, after nga namin mag-breakfast, sumama ako kila mama, magpapagasolina daw sila. And then, mamamalengke siya para dun sa ibang sangkap na wala dun sa bahay namin para sa sinigang. Ayan nga, nashock nga ako kung magkano na yung diesel ngayon. Diyos ko, 77.59. Grabe, ang mahal, nakakaloka. Tapos ito nga si Bamba mo, busy sa pagtahol dun sa ano, kay kuya, ayan o, niloloko ni kuya si Bamba. Nakakatuwa. Ito naman si Bamba, may anong-ano naman. Eh, yan na nga, ano muna yan, errands muna ni Mama. Bumili muna siya ng itlog. Yan, sa labas yan ng village namin. And then, punta na kami dito sa may palengke, dito sa may suki ni Mama. Ayan, ang ganda lang niyang tignan kasi puro green. Kaya binidyohan ko, wala lang. Nahiya nga ako mag-video dyan eh. Secret lang. Ayan o. Yan. Tapos may Ali pa dyan nagtatanong kung may miso. Ay, miso. Kung meron daw silang mustard na leaves. Wala lang, nakichismis lang ako. Ito na nga, ayun yung basket namin, no? Yung puro kangkong at saka okra. Then, ayan, finlex ko yung white onion. Meron na, guys. 300 ang kilo niyan. Para sa hindi nakakaalam, mahal pa din. And then, bumili kami ng pipino. Favorite ko yan. Ilagay sa ano, sa suka. Na may konting asukal at asin. Tapos bumili din si mama ng kamote. Then umuwi na kami. Ayan, si papa, sabi niya daan daw muna sa lotohan. Hay, kailan kaya tayo mananalo sa loto? Guys, tumataya din ba kayo sa loto? Wala lang, hoping lang din tayo, 'di ba? Syempre, wala namang mawawala sa atin kundi ang pera, charot lang. Hindi, I mean, 'di ba? Lahat naman siguro nagho-hope din na yung mga tumataya na manalo sa loto. Ito, yan, ang cute ng mga bata kasi natutuwa sila dito kay Bambam. Tinatahulan ni Bambam. Ayan, nakauwi na kami tapos dumiretso na ako dito sa taas kasi yung mga nilabhan ko kahapon, titiklopin ko na. Sinama ko si Olaf. Magpapaaraw na din kami. So, ayan, nag-ano muna ako. Ikot-ikot muna sa mga halaman ni Mama. Chinek ko muna yung mga ano niya, mga fruit-bearing plant. O, diba? Yan, yung sili. Ang daming bulaklak niyan. So, ibig sabihin, maraming bunga yan. Ayan, may mga ibang bunga na nga, o. Oh, sumusulpot na. Then, ang daming bulaklak. Tapos, yung bell pepper namin. Ayan, yung talbos ng kamote. Yung bell pepper namin, ayan, ang daming bunga din yan. Nagtatago lang. Kaya lang ang liliit niya, hindi ko alam kung bakit. Yan no, ang liit. Ayan yung isa pa. And then, natuwa ako. Ayan yung sitaw oh. Ang payat, ang liit. Kawawa naman. Yan yung bell pepper din.
Then si Olaf nagpupupi. Yan. Flex flex lang ng mga halaman. Dami naming aloe vera, oh. Baka gusto nyo, guys. Saka yan, talbos ng kamote. Then yung kalamansi namin ulit, ang dami. Yung lemon, ang dami din. Ayan, kalamansi. O, diba? Ang dami naming fruit-bearing plant. Ang ganda lang din tignan. Yung mag-iikot-ikot ka lang dyan. Titignan mo, nakakatuwa lang. Ayan, may sili pa rin pala dito sa likuran. O, may bunga. Ang galing. Buti hindi kinakain ng ibon. Tapos pagtingin ko dito sa may talong, wow, sabi ko, ang dami namang bunga dito. Yan o, 1, 2, 3. O, diba? 3, tapos yan, namumulaklak pa din. So, marami pa siyang bulaklak yung iba doon eh. Yun lang, nag-ikot-ikot lang din ako dito para magpaaraw. Tapos tumingin ako sa terrace, ayan, sa may kalsada. Ang dami na rin nagko-commute pa uwi. Nagta-tricycle. Tapos finlex ko lang yung malunggay namin na puno. Ayan. Ayan. Nagmuni-muni lang ako dyan. And then, yan, sinight ko yung mga succulents ko. Yan. Mga natirang nabuhay. Hindi ko alam yung mga tawag dyan eh. Sorry ah. And then yan, no, natuwa ako dyan sa cactus na yan. Kasi sa kapatid ko yan eh, nag-ano siya, parang dumami siya. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung mga bilog na maliliit dun sa ano niya. Sa pinaka-mother. Mother? Tapos nilipat ko doon sa paliit na paso. Yan, no. Natutuwa talaga ako dyan. Sana nga makapagpa-propagate ako. So, nag-ugat na siya. Tapos itong natirang nasa cactus, yan, tatanggalin ko yan. And then, papaugatan ko ulit yan. So, ganun lang ng ganun. Sabi ko nga sa kapatid ko, ibenta namin eh. Pag lumaki-laki na ng konti. Sayang din naman kasi, ayan oh. Or pwedeng pang regalo, ganyan. Yan oh. Nakakasatisfy lang maganyan, yung magtanggal. Ayan. Yung pinag-anuhan nga pala nung pinaglipatan ko niyan is ano, kakaibang soil to eh. Parang ang glitters eh, pero hindi siya glitters. Soil siya na ano, parang hindi soil, parang basta hindi ko alam. Ayan, ganyan lang yung ginagawa ko dito. Nagpaplantita lang ako kapag ano, weekend. Pag wala naman akong makalikot minsan sa mga halaman, wala, tambay lang talaga ako. As in, tambay lang sa baba, nanonood ng TV, nagsiselfone. Tapos minsan, yan, kapag nasa mood, yan, pinapakailaman ko yung mga halaman. Inaayos ko yung mga halaman. Then after nga, yan, ilagay sa ano, syempre dapat hiwa-hiwalay sila, yan, didiligan mo sila, pero ano, yung soil lang dapat ang babasain, wag mong basain yung cactus. And then yan nga si ate, kasi gusto nga palaging nagpapavideo, sabi ko, say hi, diba, nag-hi siya, ayan, sinight ko na nga yung ulam. Ayan, sinigang na baboy nga po. So, nagpapakulo na sila ng baboy and then yan na, ready na lahat ng sangkap. Ayan, bumalik ako ulit ng kusina kasi tinawag ako ni ate na walang daw ng gasol. O, diba? Syempre, to the rescue ako kasi ako ang magpapalit. Yan, very good naman ako dun kasi marunong ako magpalit ng ganyan. Yan. Tinuruan lang din nila ako. Ah, diba? Very good ako doon. Lunchtime na nga, guys. Ito na nga, finlex ko na nga yung ulam namin. May natira pang pusit. And then, yung sinigang na may partner na patis at sili. Ayun, sarap. Ah, diba? Ang dami kong gulay dyan kasi yun talagang tinatarget ko. Ang kangkong. Ayan. Kain tayo, guys. Thank you, Lord.
sa food. Ayan, isang subo para sa inyo mga bee. And then, after lunchtime, mayan, dumiretso ako sa kwarto. Chinek ko pala yung ano ni Olaf, vaccination card. Chinek ko lang pala yung ano, yung mga stickers na pinagdidikit ni Doc at saka pinagsusulat niya. Kung kailan yung next na punta namin ulit. Ayan. Yun lang. Then, ayan na nga, merienda time na nga habang nanonood kami ng Arrow. Yun lang. Thank you!